Hi everyone, kumusta kayo? My name is John Angelo. Welcome to my channel and mag-uusap na naman tayo about skincare, and skincare. So, make sure to keep watching. So, ang topic natin for this video is all about the best sunscreens for oily skin. So, actually, ang dami na nating iba't ibang klaseng sunscreens na na-cover in this channel, but specifically for oily skin, marami kasi tayong iba't ibang gusto when it comes to sunscreens. Yung iba, gusto nila na parang mas fast absorbing yung sunscreen nila. Yung iba naman, gusto nila parang matte or mattifying. And yung iba naman, lalo na yung mga combination skin or yung mga nag-acne medications dyan, medyo mas moisturizing naman yung gusto nila pero lightweight lang. So in this video, kinumpile ko na yung mga best sunscreens na ganun yung mga features nila. So you can check and decide kung alin yung best sunscreen na perfect for your specific oily skin concern. And with that being said, wala nang any, let us begin. So as usual guys, inorganize ko yung mga best sunscreens natin into 3 different budget levels. Starting with our first budget level, this is for those na maraming budget. Okay, so for this budget level guys, meron akong isang winner and isang runner-up na malalaman nyo mamaya kung bakit runner-up lang siya. Our first sunscreen is yung winner and it's already very obvious kung matagal na kayong nanonood ng channel ko. And this one is one of my favorite sunscreens of all time and lagi siyang nasa top ng listahan ko kasi quality talaga siya. And this is of course none other than the Frezzy Derm sunscreen. Now guys, ito, na-mention ka na to in a lot of other sunscreen videos that I've posted, yung best lightweight and matte finish sunscreens na video, as well as yung mga invisible sunscreens na video. So kung gusto niya ng in-depth review on this, ililink ko kayo doon sa i button, pwede niyo siyang panoorin doon. And because ilang beses ko na rin na pag-usapan yung sunscreen na to, pasasadaanan ko na lang siya in this video. Long story short guys, there is really a reason kung bakit lagi tong nasa top ng list ko. There's also a reason kung bakit favorite din to ng maraming mga dermatologists, and there's also a reason kung bakit yung mga friends ko who I recommended this sunscreen to, ginagamit pa rin nila up until now. Kasi talaga guys, this sunscreen really checks all the marks. Sinabi ko na to before, maximum UV protection, top-notch yung mga UV filters niya, ultra-ultra lightweight lang to on the skin, as in literally kapag blend mo to, parang wala ka lang nilagay. Plus, invisible din yung finish niya. And perfect na perfect to for oily skin because it's very mattifying as well. Siguro ang hadlang lang talaga rito guys is the price, since nasa 16 to 17 siya for 50 ml. Pero kung afford yun ang budget nyo guys, this is really the sunscreen to get. And hindi ka pa mauubusan ng stock nito kasi ang dami talaga nitong available pag nag-check ka sa Shopee or sa Lazada as in. Now, another sunscreen that we have in this budget level is yung sinasabi ko ngang runner-up natin. And this is actually from the brand Neogen and this is their Daylight Protection Airy Sunscreen. So ito guys, very unexpected entry talaga to in this list kasi dati I really thought I would hate this sunscreen. Pero talaga, nung tinest ko to and tinest ko yung texture niya, ibang klase talaga guys, ang ganda nito for oily skin. So this is an SPF 50 broad spectrum sunscreen, which again, it does protect you from both UVB rays, which is yung nakaka-sunburn ng skin, as well as yung UVA rays, which cause aging and dark spots. And ang gamit naman yung UV filters dito are what we call yung mga chemical na filters. These are homosalate, octocrylene, and avobenzone. So yun yung mga traditional na UV filters na matagal nang ginagamit sa mga sunscreens, and itong mga UV filters na to, when you see this combination, usually maganda yung lagay niya talaga sa skin and wala siyang white cast. And true enough guys, very evident talaga yun kapag tinest nyo to on your skin. So this does start off as a typical cream and sa first few seconds ng pag-spread mo sa skin, from cream, bigla siyang magiging clear and watery, and the more you spread it, mananotice mo na it will actually have a natural to semi-matte finish. Now just to be clear, hindi siya yung parang ultra matte gaya ng Frezzy Derm or it's not even powder matte, as in yung pagka-matte niya is very natural lang. And ang maganda kasi rito is, nasa-solve niya yung problem ng marami na gusto nila ng fast absorbing or fast blending na sunscreen. Pero, marami kasing mga sunscreens na ganun na mabilis nga mag-blend pero medyo shiny yung finish niya. Ito, magandang balance talaga siya of hydrating but at the same time, lightweight and hindi siya shiny sa face at all. So, this is perfect also for those na gusto ng sunscreen na may pagka-moisturizing pa rin. Pero, ayun nga, hindi siya sobrang greasy or shiny and hindi siya mabigat sa skin. However, despite the good things about this sunscreen, meron lang akong isang issue dito and that is also why runner-up lang siya sa list na to. And that issue is, if oily or sensitive ka, or if medyo irritated ang skin mo ngayon, or if oily skin ka na nag-a-adjust pa sa mga acne medication, so medyo sensitive pa yung skin mo ngayon, very sad to say, this might not be the sunscreen for you. Because in my experience, nung medyo nag-a-adjust pa yung skin ko sa acne medications ko, nung sensitive pa siya, humahap di talaga yung skin ko kapag ginagamit ko to. And I think part of the reason is because ang dami rin kasi talaga nilang ginamit
gamit na fragrance dito. Although hindi naman siya distracting, in fact I actually like the fragrance here. Medyo subtle lang siya and nawawala rin naman yung amoy after a while. And also again, of course, we can't forget that fragrance depends from person to person kung ano yung tolerance or yung sensitivity ng skin nila doon. And actually, for the first few times na tinatry ko to, hindi naman na-irritate yung skin ko. Pero kasi nung dumating yung time na in-up ko na yung acne medications ko and medyo talaga nag-a-adjust ako sa acne medications na yon, medyo na-irritate yung skin ko when I used this again. So nung time na yon, kahit sobrang-sobrang nagugustuhan ko yung texture niya and yung lagay niya sa skin, biglang naging no siya for me. Pero if your skin type is normal or if oily skin kayo pero hindi naman kayo masyadong sensitive, you will really like how this sunscreen spreads onto your skin and yung finish niya. So the sunscreen by Neogen is just at the 850 to 1000 price range for 50 ml. Medyo mataas pero medyo mas attainable naman yung price compared to Fresiderm kasi syempre mga around 700 pesos cheaper din yon. So medyo mas may matitipid ka sa sunscreen na to. Pero kung wala kayong budget for both of these sunscreens, kailan ba naging problema yun guys? Let's now move on to our next budget level. This is for those na medyo may budget. So let's start off with the sunscreen na na-discover ko I think around mga 3 to 4 months ago lang na sobrang pinaghihinayangan ko na hindi ko siya nasama sa best invisible sunscreens video ko. Kasi guys, this is another one of those options. And the sunscreen that I'm talking about is from the Korean brand Bellflower and this is their Watermelon Fresh Sunscreen. And guys, this is another one of those sunscreens na kung naghahanap kayo ng mabilis mag-blend pero hindi siya yung super kintab, you're really going to like this. So ingredients muna tayo guys, this is an SPF 50 PA 4 Plus na sunscreen so maximum yung protection niya from both the UVA and UVB rays of the sun. And that's because ang gamit din nila dito na mga UV filters are the more advanced chemical UV filters. So top-notch din yung protection na makukuha mo from this. Aside from that, this also does have 2% niacinamide which is of course a welcome addition because maraming benefits ang niacinamide even at just 2%. As in, nakakatulong pa rin siya with dark spots as well as protecting and strengthening our skin barrier. Which is of course very very important guys, lalong-lalo na't yung sunscreen na to is alcohol-based. So careful lang uli sa mga oily sensitive or oily irritated. Although fragrance-free naman to and sa experience ko, hindi naman ako na-irritate even when I was adjusting to my acne medications. Pero of course, dahil iba-iba yung mga skin natin, it's also best na itry nyo muna tong sunscreen na to sa isang part of your face and then check ninyo kung ano yung magiging reaction, kung na-irritate mo siya or hindi. And as for the texture of this sunscreen, napakaganda talaga nito guys. This does come out as a pink cream and when you spread it, ang bilis niyang mag-blend talaga. As in, nagiging watery siya agad-agad and then nagiging clear and it disappears onto a hydrating and natural finish na masasabi ko pa rin not as shiny compared to other sunscreens. As in ito guys, I wouldn't say na matte siya but I also wouldn't say na shiny siya sa face. And bukod pa dun, very very comfortable talaga yung pag-blend and yung paglagay nito sa skin. Hindi talaga siya mabigat which is why I really really like this. And as for the price of this sunscreen, depende kung merong sale or wala, this is at the 500 to 600 price range for 50 ml. Not bad na yun actually guys and this is more on the affordable end when it comes to price per ml. So for me guys, ito yung personal favorite ko for this budget level. So ito yung pinaka-recommend ko talaga. But just to give you guys more options dahil nga iba-iba ang concerns ng oily skin, meron pa akong isang sunscreen that I've actually already mentioned before that I do want to recommend for those na gusto talaga ng matte finish. And that sunscreen is from none other than the very well-known Biore and this is their UV Perfect Face Milk. So ito guys, na-mention ko na siya sa best lightweight sunscreens with matte finish na video ko and this is also in my best Watson's products for under 500 pesos na video. So again, kung gusto nyo i-check yung in-depth review nito, you can check it out here. Ito kasi guys, kahit hindi siya yung cheapest per ml na sunscreen, medyo maliit lang din siya, bumabawi naman siya sa accessibility. As in, ang dali niyang hanapin, lagi siyang may stock online, and very reliable din siya. Kasi guys, high protection, in fact, maximum protection sunscreen to at SPF 50+, PA 4+, water and sweat resistant din to, and this is also very mattifying to the skin. In fact, ito guys, powder matte finish siya, which is yun yung gusto ng mga ibang mga tao na pawisin and usually lumalabas. And like I said in the video na ni-review natin to, kahit sa reapplication guys, namamattify talaga niya yung face mo. Especially if you are oily. Siguro ang downside lang talaga ng product na to is hindi siya pwede sa mga sobrang sensitive or irritated skin because this is also alcohol-based. Though again, gaya nga ng lagi nating sinasabi, alcohol is not always bad sa skincare. It always depends kung ano ba yung gamit niya sa isang skincare product. And in the case of this product, ginamit naman siya para mas mabilis mag-absorb yung product sa skin. So okay lang yon, pero of course, alaalale lang sa mga irritated or yung sensitive yung skin. And for the record, fragrance-free naman to. And ako, nung trinay ko naman to, hindi naman sobrang na-irritate yung face ko. Wala naman ako na-feel
feel ng mga signs of irritation even when I was on aking medications. Price-wise naman, ayun nga, medyo mataas siya. This is at 435 pesos for just 30 ml. Although, I think marami namang willing mag-spend ng ganun kung reliable na brand yung binabayaran nila like Biore. So, it's really up to you. Pero kung naghanap kayo ng sunscreens na mas mura pa dito or if irritated or sensitive yung skin type ninyo and ayaw niyo ng mga recommendations na may alcohol or fragrance, don't worry guys because meron pa tayong isang alcohol-free na sunscreen and isang alcohol-free and fragrance-free na sunscreen. Kasi guys, I've saved the best for last sa inyo as we move on to our final budget level. This is for those na nagtitipid or drugstore budget. So, unahin muna natin guys yung may gusto ng matte sunscreen pero medyo namamahalan sa Fresiderm and sa Biore. This next sunscreen is actually the cheapest per ml sa video na to. This sunscreen is actually a relatively new release from the brand Sunbears and this is their Sunbears Active Protect Milk. So ito guys, actually this is their improved version of yung Sunbears Super Strong Plus. Yun yung nasa red and white na packaging na na-mention ko na sa previous video. Ito guys, ang ginawa nila dito is nagdagdag sila ng mga ingredients na nakakatulong sa mga pawisin and sa mga physically active. And ito guys, lagi kong nanonotice na ito yung ginagamit ko kapag pupunta ako ng gym or magpapawis ako in general. Kasi talaga, perfect na perfect to for that. So this one is an SPF 50 plus PA 4 plus sunscreen that is also sweat and water resistant. So again, perfect na kung magpapawis ka. And yung UV filters naman na gamit nila rito are a mix of good physical and chemical filters. Pero in fairness guys, kahit meron tong zinc and titanium dioxide, alam ko na iniisip ninyo, baka white cast nation. Very blendable naman siya and wala siyang malalang white cast sa skin. This is also drying alcohol free but it does have fragrance. So take note lang, pero in my experience again, kahit naka-acne medications ako and ginagamit ko to, hindi naman ako na-irritate sa product na to. Pero of course, dahil nga iba-iba yung skin natin, i-patch test nyo muna guys, try nyo muna sa skin ninyo and see what your skin's reaction will be. And as for the improvements or yung mga upgrades ng sunscreen na to, lahat ng mga mattifying ingredients na nilagay nila dito guys, dinagdagan nila yung amount. So, it should help more sa pag-prevent ng sobrang pag-shine at pag-oil up ng face. Also, they did add a small amount of potassium alum which as we know, nakakatulong yon in preventing na mangamoy yung pawis natin because of its antibacterial properties. And as for the texture, very very same lang siya doon sa red na Sunbears guys. So kung alam niyo yung texture na yon, that's what you would expect here. So ito guys, milk texture siya, very very fluid when you spread it. And dahil nga meron tong zinc oxide and titanium dioxide, you do have to wait an additional few seconds para ma-blend siya sa skin. Pero yung finish naman niya guys is clear and powdery matte. Pero guys, in my opinion, pinaka nagsha-shine talaga yung product na to kapag trinay niyo siya on a day na talagang magpapawis kayo and gamit niyo yung product na to. Kasi talaga ito, nababawasan niyo yung parang pagkasobrang lagkit na feeling kapag pinapawisan ka. Although, just to be clear guys, magkakaroon pa rin lalo na kung oily skin ka and also nasa humid country tayo. Pero ang nagagawa nito is nababawasan niya. So if you do want to check the sunscreen out, this is at 279 pesos for 30 ml. Okay na okay rin in my opinion. And ito guys, kung maubusan kayo ng stock nito, meron pa yung red na Sunbears for 10 to 20 pesos cheaper. So malabong maubusan kayo ng stock ng ganitong sunscreen. Unless of course, dumugi nyo na naman lahat ng stock ni Omi Sunbears, i-Hunger Games nyo na naman sila lahat at mabulabog sila at maubusan sila ng stock. But anyway, let's now move on to our final sunscreen and I know guys, ang dami talaga mga options ngayon na merong fragrance and merong alcohol. So eto na, for those na naghahanap talaga ng walang fragrance and walang drying alcohol, this is our final sunscreen which is also surprisingly a very accessible sunscreen kasi lagi ko tong nakikita more and more sa Watsons. This is from the brand Soul White Korea and this is their Bright and Even sunscreen. Now, very pleasantly surprised ako rito guys kasi parang feel ko matagal na tong release pero hindi ko siya laging nakikita. And ayun nga, one day nung tumitingin-tingin ako sa Watsons, bigla ko tong nakita and kinuha ko siya and nung trinay ko talaga to, this is really a check. Napakaganda ng ingredients list and texture-wise if you're looking for a lightweight but still hydrating and moisturizing na sunscreen. Kung tinatamad kayong gumamit ng moisturizer sa umaga pero kailangan yung gamitin kasi maybe sensitive yung skin niyo, sira yung skin barrier niyo, or irritated siya from acne medication, this sunscreen is for you. So this is an SPF 50 plus PA 4 plus na sunscreen. Again, maximum protection yun from UVA and UVB rays. And top notch ang protection nito guys because ang dami nitong advanced UV filters. If I'm not mistaken, 4 plus meron pang isang UV filter na pampastable para hindi mabilis mawala yung UV protection. So this is also a very stable sunscreen. Aside from that, this also does have the ingredients
ingredients na yan, cinnamide, panthenol, allantoin, and adenosine. And yung mga ingredients yan, guys, are amazing for nourishing and strengthening the skin barrier. Kaya okay na okay talaga to for sensitive and irritated na oily skin. And actually, even sensitive and irritated na dry skin, it's just that the texture of this is a bit more lightweight. And speaking of the texture, guys, ayun nga, napakaganda nito sa mga matagal lang nanonood ng channel ko. If alam nyo yung Dermaction na laging out of stock, very similar siya doon pero slightly more lightweight and watery itong si Soul White. And also, slightly more available kasi Dermaction, lagi na lang kayong out of stock, na inis na ako sa inyo. Charot! So, it does start off as a light cream and when you spread it, unti-unti siyang magbe-blend and magiging clear as it finishes off to a natural hydrated finish. So, out of all the sunscreens in this video, ito na yung pinaka-hindi matte, bigay na moisturizing sunscreen nga siya and more suited siya sa mga kailangan ma-protect ang skin barrier. Pero hindi rin naman siya sobrang shiny and very blendable naman siya. And as for the price, dito talaga ako tuwang-tuwa, guys, because they do have this one na squeeze bottle. This is at 349 pesos per 30 ml. Pwede na, mas mura pa rin si Sun Bears, pero pwede na if you're looking for a sunscreen with these features. Pero this one is actually more accessible lalo na sa mga gusto pa lang siya i-try because this also has a sachet version for 79 pesos only. So perfect na perfect talaga to, guys, for those who have sensitive and irritated skin kasi minsan hindi kahiyang sa sunscreen. So, at least dito, matatry mo muna siya. And then, if nagustuhan niyo siya, then you can get the full tube in Watsons or in Shopee and Lazada. And if hahanapin niyo siya online, as per usual, naglagay na ako ng mga links in the description box for all of the products na minention ko for this video para hindi na kayo mahirapang hanapin yung mga legit stores na nagbebenta ng mga sunscreens na to. So, I hope nahanap niyo yung tamang sunscreen for your specific oily skin concern. And if you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe for more content like this. And as always, guys, I will see you in the next video. Bye!